Mga payo para sa kabataan. Alalahanin mo ngayon ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, samantalang ang mga masamang araw ay hindi pa dumarating, ni ang mga taon ay lumalapit na iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa kanila. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Sapagkat ang imahinasyon ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang kabataan. Genesis chapter 8 verse 21. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Exodus chapter 20 verse 12. Kung kanilang susundin at paglingkuran siya, gugugulo nila ang kanilang mga araw sa kasaganaan at ang kanilang mga taon sa kasiyahan. Ngunit kung hindi sila sumunod, sila ay mga lilipol sa pamamagitan ng tabak at sila ay mamamatay ng walang kaalaman. Ngunit ang mga mapagkunwari sa puso ay nagbubunton ng puot. Hindi sila umiiyak pagka kanyang ginapos sila. Namamatay sila sa kabataan at ang kanilang buhay ay kasama ng marumi. Job chapter 36 verses 11 to 14. Sapagkat ikaw ang aking pag-asa, O Panginoong Diyos, ikaw ang aking tiwala mula pa sa aking kabataan. Sa pamamagitan mo, ako'y itinaas mula sa bahay bata. Ikaw ang naglabas sa akin sa tiyan ng aking ina. Ang aking kapurihan ay laging sa iyo. Psalm chapter 71 verses 5 to 6. Paano lilinisin ng isang binata ang kanyang lakad? Sa pamamagitan ng pag-iingat dito ayon sa iyong salita. Psalm chapter 119 verse 9. Anak ko, huwag mong hamakin ang pagkastigo ng Panginoon, ni mapagod sa kanyang pagtutuwid, sapagkat ang iniibig ng Panginoon ay kanyang itinutuwid, gaya ng isang ama sa anak na kinalulugdan niya. Proverbs chapter 3 verses 11 to 12. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang pantas na anak ay nagpapasaya sa ama, ngunit ang mangmang na anak ay ang kabigatan ng kanyang ina. Proverbs chapter 10 verse 1. Dinggin mo ang iyong ama at huwag mong hamakin ang iyong ina kapag siya ay matanda na. Proverbs chapter 23 verse 22. Magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan at lumakad ka sa mga daan ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya't alisin mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong laman, sapagkat ang pagkabata at kabataan ay walang kabuluhan. Ecclesiastes chapter 11 verses 9 to 10. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba narinig na ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa, ay hindi nang lulupaypay o napapagod man? Walang paghahanap sa kanyang pangunawa. Siya ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mahina, at sa kanila na walang lakas ay dinaragdagan niya ang lakas. Kahit na ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y paitaas na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. At sila'y lalakad at hindi manghihina. Isaiah chapter 40 verses 28 to 31. Nang magkagayoy, dinala sa kanya ang maliliit na bata upang ipatong niya sa kanila ang kanyang mga kamay at ipanalangin. At sinaway sila ng mga alagad. Natapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng langit. At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at umalis doon. At narito, lumapit ang isa at nagsabi sa kanya, mabuting guro, anong mabuting bagay ang aking gagawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, sa makatuwid bagay ang Diyos. Natapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, sundin mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin?
Sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, lahat ng mga bagay na ito ay aking iningatan mula sa aking kabataan. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mo maging sakdal, humayo ka at ipagbili mo ang iyong tinatangkili at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka at sumunod ka sa akin. Natapwat ng marinig ng binata ang pananalitang yaon ay umalis na malungkot sapagkat siya ay may malaking pag-aari. Matthew chapter 19 verses 13 to 22. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang ikabuti mo at ikaw ay mabuhay na matagal sa lupa. Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, natapwat maging halimbawa ka sa mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Tumakas din kayo sa mga pita ng kabataan, natapwat sundin ninyo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan na kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Ang karunungan ay umaabot mula sa isang dulo hanggang sa isa pa na may kapangyarihan. At matapis niyang inaayos ang lahat ng mga bagay. Minahal ko siya at hinanap ko siya mula sa aking kabataan. Nais kong gawin siyang asawa at ako ay isang tagaibig ng kanyang kagandahan. Wisdom of Solomon chapter 8 verses 1 to 2. Dinggin ninyo ako na inyong ama o mga anak at gawin ninyo pagkatapos upang kayo ay maging ligtas. Sapagkat binigyan ng Panginoon ang ama ng karangalan sa mga anak at pinagtibay ang otoridad ng ina sa mga anak. Ang nagpaparangal sa kanyang ama ay gumagawa ng katubusan sa kanyang mga kasalanan at siyang gumagalang sa kanyang ina ay parang nag-iimbak ng kayamanan. Ang sino mang gumagalang sa kanyang ama ay magkakaroon ng kagalakan sa kanyang sariling mga anak. At kapag siya ay nagdarasal, siya ay didinggin. Ang gumagalang sa kanyang ama ay magkakaroon ng mahabang buhay. At siya na masunurin sa Panginoon ay magiging kaaliwan sa kanyang ina. Ang may takot sa Panginoon ay pararangalan ang kanyang ama at maglilingkod sa kanyang mga magulang gaya ng sa kanyang mga Panginoon. Igalang mo ang iyong ama at ina sa salita at sa gawa upang ang isang pagpapala ay dumating sa iyo mula sa kanila. Sapagkat ang pagpapala ng ama ay nagtatatag ng mga bahay ng mga anak, ngunit ang sumpa ng ina ay nagbubunot ng mga pundasyon. Huwag mong ipagmalaki ang kahihiyan ng iyong ama, sapagkat ang kahihiyan ng iyong ama ay hindi kaluwalhatian sa iyo. Sapagkat ang kaluwalhatian ng tao ay mula sa karangalan ng kanyang ama, at ang ina sa kahihiyan ay kadustaan sa mga anak. Anak ko, tulungan mo ang iyong ama sa kanyang edad, at huwag mo siyang pighatiin habang siya ay nabubuhay. At kung ang kanyang pangunawa ay mabibigo, magkaroon ng pagtitiis sa kanya. At huwag mo siyang hamakin kapag ikaw ay nasa iyong buong lakas. Sapagkat ang pagpapagaan sa iyong ama ay hindi malilimutan. At sa halip ng mga kasalanan ay idaragdag ito upang itayo ka. Sa araw ng iyong kapighatian ay aalalahanin. Ang iyong mga kasalanan ay matutunaw din, gaya ng yelo sa magandang mainit na panahon. Siya na umiiwan sa kanyang ama ay parang gumagawa ng kalapastanganan at ang gumagalit sa kanyang ina ay sinumpa ng Diyos. Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 16. Anak ko, ipunin mo ang turo mula sa iyong kabataan, sa gayon makakatagpo ka ng karunungan hanggang sa iyong katandaan. Ecclesiastes chapter 6 verse 18. Igalang mo ang iyong ama ng iyong buong puso at huwag mong kalimutan ang kalungkutan ng iyong ina. Alalahanin na ikaw ay ipinanganak sa kanila
at paano mo sila mababayaran sa mga bagay na kanilang ginawa para sa iyo. Ecclesiasticus chapter 7 verses 27 to 28. Ispoil mo ang iyong anak at tatakutin ka niya. Makipaglaro ka sa kanya at dadalhin ka niya sa kalumbayan. Huwag kang tumawa kasama niya, baka ikaw ay magkaroon ng kalungkutan sa kanya. At baka ikaw ay magngangalit sa iyong mga ngipin sa huli. Huwag mo siyang bigyan ng kalayaan sa kanyang kabataan. At huwag kang kumindat sa kanyang mga kamangmangan. Iyuko mo ang kanyang leeg samantalang siya'y bata pa. At paluin mo siya sa tagiliran samantalang siya'y bata. Baka siya'y maging matigas ang ulo at maging masuwayin sa iyo. Asagoy magdala ng kadalamatian sa iyong puso. Ecclesiasticus chapter 30 verses 9 to 12.